Showbiz fanatics, Tito Sen, isa-isang sinagot at sinupalpal ang mga statement ng Halosos laban sa TBJ. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi pong nakaabang at nakaantabay sa ating mga videos. Maraming maraming salamat po. And for today's video, kung saan ay kinuha ng CNN, which is our main source, yung statement po ni Tito Sen patungkol sa mga aligasyon at mga tanong na ng Halosos family matapos po silang magkaroon ng initial interview para po or galing sa PEP, no? So ilan sa mga statement nga ng Halosos sa siblings ay sinagot at sinupalpal ni Tito Sen. Leave it alone, yan ang ilan sa mga salitang binitawan ni Tito Sen sa mga Halosos siblings. Ito ang sagot ni Tito Sen sa tanong ni Bulat Halosos kaugnay sa pagkalas ng original host ng Eat Bulaga sa tape pagkatapos ng 44 na taon. Sa isang exclusive interview ng Philippine Entertainment Portal or PEPPH kay Bulat noong Sabado, June 3, 2023 ay nag-iwan siya ng sunod-sunod na katanungan kay Tito. Unang tanong, ano po ba talaga yung punot dulo nito? What was it that you wanted to us to do? Gusto nyo ba mawala kami? Gusto nyo ba tuloy-tuloy pa rin? Why? Iiwanan nyo yung something that you had for 44 years for what? Nainsulto ba kayo sa amin? Sa panayam ni Tito Sen ay hindi pinalagpas ang lahat ng mga katanungan ito at sinupalpal ni Tito Sen ang mga katanungan ng Halosos siblings. Sa CNN Philippines kahapon June 5, kinuha ng anchor na si Pinky Webb ang tugon sa dating president sa tanong na ang dating Senate President na tanong ni Bulat ang Chief Finance Officer CFO ng tape. Sabi niya, ang punot dulo, leave it, Eat Bulaga alone. It was doing well. The rating were as usual. Mali yung sinasabing bumabaraw yung rating, nabawasan nga ng kalaban eh. Kasi pinapalabas po kasi ng mga Halosos siblings na isa sa pinakamalaking rason kung bakit kailangan ng major rebranding and major changes sa Eat Bulaga dahil naapektuhan daw di umano ang rating ng Eat Bulaga na bagay na pinabulaanan ni Tito Sen. Ang pinakaano dun, dapat hindi pinapakailaman. Leave it alone. Ayon pa kay Tito, walang naging kontribusyon ang Halosos family sa Eat Bulaga sa loob ng 44 na taon kahit ang mga ito ang producer ng noontime show. According pa sa isa mga statement nga nito, after all these years, for 44 years, hindi namin sila nakikialam sa amin. It was only Tony Tobiera who was coordinating with us the whole time. It was Tony Tobiera na kausap namin, lahat ng production, lahat ng ginagawa namin doon, kami-kami yun. Si Tony Tobiera o Antonio Tobiera aka Tony or Mr. T ang dating tape president at CEO. Dagdag pa nga ni Tito Sen, wala naman silang contribution doon eh. Kasi pati yung sinasabi na nasan daw ba nang gagali yung ginagastos namin, hindi si kanila sa advertiser. Kasi nga madalas na didelay ang talent fee dahil nababaon sa utang. Mukhang hindi nila alam ang kinukuha ng kanilang chairman emeritus. Kaya nakakapagsalita sila ng ganun. So it only shows sa mga sinabi po ni Mr. Ernie Tito Sen na parang hindi alam ng Halosos siblings yung kanilang sinasabi. Parang tila baga hindi pa 100% dahil sa parang pinapatotohanan lang sa mga sinasabi nga ng Halosos siblings na talagang wala silang alam dun sa tunay na nangyayari for 44 years of existence ng itong noontime show na ito. Ang chairman emeritus na tinutukoy ni Tito ay ang ama ni John Bulat at Soraya na si Romeo, Romy Halosos Sr. na may 75% share sa kumpanya. Alas 9 ng umaga ang live interview ni Tito sa CNN Philippines, 3 oras bago ang pagbabalik sa ere ng iniwan nilang programa. Tinanong ni Pinky si Tito kung ano ang nararamdaman niya kapag nagla-live ulit ang Eat Bulaga na may ibang host.
Ito naman po ang tugon ni Tito Sen. Well, it's up to them. It's their own lookout. It's their own lookout kasi nga nung pinag-uusapan namin yan, wika mo nga, kina-attorney. Nung pinag-uusapan namin yan, sabi namin, do we prevent them from doing so? From producing it or whatever? Sabi sa amin ng mga expert doon, di hayaan nyo para mas meron tayong hahabulin, mas meron tayong sisingilin, yan ang sabi nila. Ang tinutukoy ni Tito na attorney ay si Attorney Buco de la Cruz ng Divina Law na abogado ng TBJ kaugnay ng mga issue kaugnay sa 8 Bulaga Trademark. So, kasi sila po yung nagbigay ng instruction sa TBJ na hayaan ang Halosso Siblings na mag-live at mag-produce nitong nasabing 8 Bulaga Show. Sabi sa amin ng mga expert doon, di hayaan nyo para at least meron tayong hahabulin at mas meron tayong sisingilin. Yan po yung ilan sa mga statement ng Divina Law patungkol po sa issue na ba't hinahayaan nga sila na mag-produce at mag-live ano, gamit po ang trademark na 8 Bulaga. At ngayon ngay umere na naman at nag-live ang 8 Bulaga kung saan ipinakilala bilang mga bagong host ng Noontime Show sina Paulo Contis, Buboy Villar, Betong Sumaya, Kambal na sina Cassie at Mabili Gaspi at ang dating tropang lol o co-host na si Alexa Miro. So talagang tinuloy po nila yung kanilang plano patungkol sa bagay na ito. And now for the longest time, nagbigay din ng statement itong si Boy Abunda na isa sa mga nag-interview nang kaysa Halos Host, kay Mr. Bullet Halos Host patungkol sa issue ng 8 Bulaga. Sinabi niya na patas ang panayam niya kay Bullet Halos Host tungkol sa 8 Bulaga. Sinabi ni Boy Abunda na naging patas siya sa kanyang panayam kay Television and Production Exponent Tape Incorporated Chief Finance Officer na si Dapitan Mayor Bullet Halos Host nang pag-usapan nila ang mga isyong bumabalot sa 8 Bulaga. Dahil nga sa past talk noong mga nakaraang araw ay sinabi ni Tito Boy na bago niya kapanayam si Halos personal muna siyang tumawag kina Tony Tobiera, dating president at CEO ng Tape Incorporated, at Mike Tobiera para kunin ding ang kanilang panig. They chose to be quiet at naintindihan ko po at iginagalang ko po ang kanilang pananahimik. Sabi ni Tito Boy, but we did call, bumubusina po kami bago ho kami mag-interview. Ang pangarap naman talaga namin is to be able to present story as fairly as we can and we try to do it. Sabi pa ni Tito Boy, sa kanyang panayam kay Halos Host noong nakaraang buwan pa, ibinahagi ng alkalde ang tungkol sa pagre-retiro nga umano ni Tony Tobiera bilang president at CEO ng Tape Incorporated. Pero alam niyo po ba na isa ito sa mga naging dahilan at nag-trigger kung bakit po talagang nagpaalam na ng lubusan ito pong si Tito Sen, dahil finally narinig nila yung mga salita na nanggaling mismo dito po sa mga Halosso Siblings. Mga intriguing statement na talagang nilinaw po ni Tito Sen patungkol nga sa shares or pag-aari niyang mga Tobiera and Mayor Bullet Halos Host, ano? Paglilinaw ni Tito Sen sa pag-aari ng mga Halos Host, ang 75% po ng Tape Incorporated, ngunit umalma siya sa payag ni Mayor Bullet na 20% lang ang pag-aari ni Tobiera sa Tape Incorporated. Sabi po ni Tito Sen, I don't think that accurate kasi itong registration nila ngayon as in 25% si Tony at pamilya nila ay 75%. Bago lang yan. Iba noong araw yan eh, sabi ni Tito. Ipinaliwanag din ni Tito na ang production specialist ang dating nangangasiwa sa 8 Bulaga. Noong nagliklara na yung production specialist na wala na tayo tinayo yung tape, malaki yung utang pa sa amin ng production specialist katulad ng utang nila sa labas. Pero may utang sa aming tatlo. Ang ipinangako sa amin noong tinayo yung tape, meron kaming share nung tatlo for 43 years. All of a sudden, we found out na wala pala, sabi ni Tito. Nagdag din ni Tito na umuutang pa dati si Tony kay Vic para lang matugunan ang mga bayarin sa show noon. Ano nangyari? They shut down production specialist. Wala na yun. In July 7, 1981, tinayo yung Tape Incorporated, sambit ni Tito. So from 1980 to 1981, ang puhunan ng 8 Bulaga, blood, sweat, tears naming tatlo. So sabi niya, nagpipremier ang 8 Bulaga 1979 sa RPN9, 75 to 25% e mali pa yung 20%. So ito yung ilan sa mga paglilinaw po. No? Talagang ang kaso na to na
ang kakahantungan ng kaso na to, ni sana mas maging maliwanag na po ito kapag po dumating na yung time na kailangan na po nilang magharap at maglabas ng kani-kanilang mga alas or mga ebidensya. So all in all, sana lang eh matapos na siya soon. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.